Bakit ako susumbatan? Tandaan ninyo, kapag Hudiyo, kumakain ng mga pagkain na karapat-dapat, walang susumbat dyan. Ha? Walang susumbat dyan eh. Bakit ako susumbatan? Sa pagkain ko ng isang bagay na pinagpapasalamatan ko naman sa Diyos. Hala, ano kaya yung pagkain kinain ni Apostol Pablo kung bakit siya sinusumbatan? Kasi kapag ang kinain ni Apostol Pablo, yung mabuti naman sa paningin ng mga Hudyo, wala namang paraan, wala namang dahilan para sumbatan siya. Aba, may kinain pala siya na ano, kailangan siyang sumbatan. Ito yung sinasabi ngayon, oh, kung ano yung pagkain na yon. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Ayan. Sa unang Korinto, 8. Ano yung tinutukoy dyan sa context? Baba natin. Baba, baba. Ayun pala ang kinakain. Kaya ka pala susumbatan kasi kinakain mo, hindi malinis sa paningin niya. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga Protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Bag sauce in the hand. Hindi ka na, maaari ka na magsimula, Brother Jando Alabado. Okay, thank you, Brother Roland, sa pagkakataon. Ano? So, panahon na ng rebuttal, so iriribat ko na yung mga talatang pinagagamit niya. Unang-una, ginamit niya Genesis chapter 7, verse 2, 8 and 9. Pag nanonood tayo ng teleserye, dapat ipagpatuloy natin. Ngayon, yung sumakay doon sa ano, doon sa barko ni Noe, may nakasakay doon na mga unclean. Ngayon, paglabas noon, may inutos ang Diyos sa Genesis chapter 9 verse 3, lahat ng gumagalaw, maaari mong kainin. Sabi niya, pag isali daw yung tao, sasabihin daw natin na illogical kasi lahat ng gumagalaw. Very out of context talaga. Kasi sa Genesis chapter 9 verse 2, ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa. Sasali mo yung tao, hayop tinutukoy. At sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa o yung gumagapang at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay, sasali mo yung tao. Oh, anong klaseng unawa pag isasali natin yung tao? Hayop ang tinutukoy sa verse to. Sasali mo yung tao kasi gumagalaw rin yung tao. Very out of context talaga at walang unawa sa ano talata kapag sinabing isas. Yung tao, gumagalaw din yun. Tamo? Yung maunawaan nyo kung ba't ako umalis. And then, ikalawang Korinto 6:17. Sabi niya, pag akatarton, diretso sa hayop. Ha? Ayun sa hayop. Kasi yun ang topic . Pero, ayon po sa isang scholar, Bible scholar, yun po ay tumutukoy, hindi kasali doon sa tinutukoy, yung ano, yung hayop na... Yes, objection. Okay, yes, po, pwede na bang salita? Go ahead. Time post. I-remind ko lang yung kausap ko. Strawman po siya sa kanyang sinabi kanina na pag sinabing akatarton, direkta sa hayop. Wala po akong sinabing ganun. Kaya nga sinasabi ko, hayop, espiritu, tao.
kasama doon sa Katarton. Kaya Stroman po 'yon, wag niyang ilagay sa bibig ko yung okay. Hindi ko sinabi. Noted. Hindi ko sinabing direkta lang sa Hayop 'yon. Okay. Eh, yun ang topic yan lang po, na eh. Yan lang po, Mr. Moderator. Yun ang topic na eh. Karumal-dumal na hayop. Yan ang topic niya. Karumal-dumal na hayop. Ginamit niya, ikalawang Corinto 6.17. Etong sinasabi ng isang Bible scholar sa ikalawang Corinto 6.17. And touch not the unclean thing. The allusion is to several laws under the former dispensation which forbid touching many things which were accounted unclean, whereby pollution was contracted. And the persons were obliged to a ceremonial cleansing. See Leviticus 5:2, Numbers 19:11. It has no regard to touching, tasting, and eating any sort of food which was forbid as unclean by the ceremonial law. Ano tanggapin? Sabi niya sa SDA, iba yung ceremonial law namin. Walang kahalong hayop doon. Siyempre, aral nyo yun. Pero your teaching about ceremonial law does not fit to the reality na yung nasa Levitical law, ceremonial law yun, whether you like it or not. Ayaw nyo man tanggapin, ceremonial law talaga yun. For the difference between meats clean and unclean was now removed. Oh, ano daw? It has no regard on that ceremonial law because the difference between meats clean and unclean was now removed. But if anything is particularly designed by the unclean thing, it seems to be idolatry and to be a prohibition of joining with worshippers of idols in their idolatrous practices. Abay, hindi pala hayop ang tinutukoy. Pero yung kanyang paliwanag, hayop. Saka, ang ginagamit niya, meaning lang. Meaning. E yung sa akin talaga, ang opinion talaga, ang pagsasaliksik ng Bible scholar. Oh, yung ginamit naman niya, yung ano, Revelation chapter 18 verse 2. Tinatanong ko siya. Ah? Tinatanong ko siya. Yun ba ay tumutukoy sa literal na hayop? O yun ay tumutukoy sa demonyo? Ang sabi niya, ang nabasa niya, hayop, ibon. Eh yung nabasa niya. Eh hindi pala yung meaning. Pareho lang yan sa ano eh. Sa gawa just na ano eh, na vision eh. Vision nakita ni San Pedro, vision din yung nakita ni Apostol Juan. Tapos itong sa Apokalipsis, gagamitin niyang literal kasi nabasa niya literal. Eh yung gawa Diyos, ayaw niyang tanggapin na literal din yon kasi may meaning. Eh ito may meaning din to eh. Sabi niya ngayon, literal kasi nabasa niya, ibon. Oh, ano ba naman yan? Namimili lang pala ng talata itong kaibigan nating to. Ano sinasabi ng pulpit commentary tungkol sa Revelation chapter 18 verse 2? And is become the habitation of devils and the hold of every foul spirit and a cage of every unclean and hateful bird. A habitation, a hold of every unclean spirit and a hold of every unclean and hated bird or the devils. Greek, daimonia. Daimonia. Inferior evil spirit. The three phrases express the same idea. Sabi niya, aba, nabasa ko ulit, ibon eh. Oh. Literal na ibon, nabasa ko ibon, anong pakialam nyo? Eh, ibon nabasa ko. Eh, yung sa gawa, Jis, ganun din eh. May baboy din dun eh, ba't ayaw mong tanggapin baboy yon? Sabi niya, at saka turo nila, ano daw, ang tinutukoy daw doon sa gawa, Jis, tao, ang nilinis tao. Eh bakit sa Epeso 5:5 may sinasabing akatarton tumutukoy sa tao? Oh. Yan. Ano pa? Sinabi niya, hindi ko daw siya na-debunk. Anong hindi na-debunk? Tinatanggap niya yung unang Korinto. Pag sinabi ni San Pablo, kainin mo. Oh, yung tumutukoy pala ang mga meat pala doon, gumamit siya ng Amplified Bible. Oh. Na ang tinutukoy pala ng meat doon, yung meat,
offered to idols. Eh, sinasabi doon sa ano, sinasabi doon sa Acts chapter 15 verses 19 to 20 na when yung hayop, pag inoffer mo sa idols, it becomes unclean. Pag sinabing it becomes unclean, malinis yun. Magiging unclean lang pag inoffer mo sa hayop, sa Diyos-Diyosan, sa demonyo, mga fallen angels. Ngayon, yung ating mga baboy, mga Kristiyanong nakikinig sa atin, ano? Yung mga baboy na benta sa palengke, galing yan dun sa pigiri. Yung pigiri, galing sa negosyo. Humili yung may-ari ng piglet, pinakain niya, pinalaki niya, pagdating ng mabigat na, binenta. Wala namang pag-aalis sa Diyos-Diyosan dun eh. Kaya nga sinasabi, lahat ng pagkain malinis na. Ay ayaw tanggapin ng kasamahan natin kasi mas marunong pa siya sa Biblia. Eto sinasabi sa Roma 14:14. Ano ba ang sinasabi sa Roma 14:14? Eto. Oh. Dahil nakipag-isa na ako sa Panginoong Hesus, alam ko na wala talagang bawal na pagkain. Wala talaga. Wala. Pero, eto yung pero. Kung inaakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, wala namang mag-iisip na bawal yan eh. Halimbawa, manok. O kumakain ng SDA ng manok. Mayroon bang SDA masasabi, bawal kang kumain ng manok? O. Mayroon bang SDA masasabi, bawal kang kumain ng isda? Lalo na pag may kaliskis at palikpik. Meron ba masasabing ganun? Wala eh. Pero, kaya walang mag-aakala na ano yan, na bawal kapag walang nagsabing bawal yan. Kaya nga may nag-aakalang bawal kasi may nagsabing bawal. Pero, kung inaakala ng isang tao na bawal ang isang pagkain, dapat huwag niyang kainin. Eh, bawal para sa iyo eh. Eh ngayon, sa amin na naniniwala, kaya anuman ang iyong paniniwala sa mga bagay na ito, ikaw na lang at ang Diyos ang dapat makaalam. Mapalad ang taong hindi inuusig ng kanyang konsensya dahil sa paggawa ng mga bagay na alam niyang tama. O mapalad pala tayo, no? Huh? 23. Pero ang sino mang kumakain ng may pag-aalinlangan, halimbawa, kakain ka na sana, sinabi ng kaibigan mong SDA, huwag mong kainin, galit ang Diyos dyan. Ngayon, dadalawang isip ka na, pero masarap, kinain mo pa, kahit dadalawang isip ka dahil sa sinabi ng kaibigan mong sabadista, ano mangyayari? Magkakasala ka. Kaya kung ako pa sa inyo, huwag kayong makinig. Ha? Bakit? Sabi kasi sa Colossians 2:16, eto na. Ah, eto. Kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin. Uy, padadala doon. Alam nyo ba kung bakit? 21. Eto, 20. Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntunin tulad ng wag hahawak nito? Wag mong hawakan yan, Brad, kasi ano, masama yan, sabi sa Levitico. Wag titikim nun. Wag mong titikman yan, magkakasala ka. Wag iipon yan. Naku, wag mong iipon yan, magkakasala ka. Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin, nawawala. Paano ngayon yan? Pag kumain tayo ng litsyon, nawawala naman talaga eh. O bakit? Pag kumain ka ba ng litsyon, hanggang tapos ka na kumain, nandiyan pa rin yung litsyon? Wala na. O, ngayon, anong sinasabi ni San Pablo sa Hebreo 13:9? Kaya huwag kayong padadala sa kung ano-anong mga aral na iba sa natutunan ninyo. Mas mabuting patibayin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tuntunin tungkol sa pagkain na wala namang naidudulot sa mga sumusunod nito. Yan, mga kapuntos. Yun palang ano, hayop, nilinis na lahat yun. Sabi nga ng Diyos, huwag mong isipin na mali, na marumi yung nilinis na ng Diyos. Lahat talaga nilinis. Bakit hindi nilinisin yun? Yun ang dahilan kung bakit hindi magkasundo ang Hudyo at Hintil. Sabi nga ni San Pablo sa unang Korinto 10:30, sa kanyang video, nilaktawan niya yung 30, dumiretso siya sa verse 31. Ba't kaya hindi niya binasa ang verse 30 doon sa video niya? At dumiretso sa verse 31. Eto, bakit ako susumbatan? Tandaan ninyo, kapag Hudyo, kumakain ng mga pagkain na karapat-dapat, walang susumbat dyan. Ha? Walang susumbat dyan eh. Bakit ako susumbatan? Sa pagkain ko ng isang bagay na pinagpapasalamatan ko naman sa Diyos. Hala, ano kaya yung pagkain kinain ni Apostol Pablo kung bakit siya sinusumbatan? Kasi kapag ang kinain ni Apostol Pablo, yung mabuti naman sa paningin ng mga Hudyo, wala namang dahilan para sumbatan siya. Aba, may kinain pala siya na ano, kailangan siyang sumbatan. Ito yung sinasabi ngayon, oh, kung ano yung pagkain na yon. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Ayan. Sa unang Korinto, 8. Ano yung tinutukoy dyan sa context? Baba natin. Baba, baba. Ayun pala ang kinakain. Kaya ka pala susumbatan kasi kinakain mo hindi malinis sa paningin niya. Eh, paano magkakaisa? Kaya nga sinabi ni San Pedro, sinasabi sa aming relihiyo na kami mga Hudyo, huwag makipaghalubilo sa mga hintil. Alam niyo kung bakit? Kasi yung paningin niya sa hintil, marumi. Alam niyo kung bakit? Kasi kumakain ng, sa tingin ng mga Hudyo, marumi. Yun ang dahilan kaya't walang pagkakasundo sa Hudyo tsaka sa hintil. Sabi niya, wala nang kinalaman yung pader. Mayroon ang kinalaman yun. Libiti ko, kautusan yun eh. Ano ba yung pader tinutukoy doon? Literal na pader ba yun? Hindi. Ang tinutukoy doon, kautusan na siyang naghihiwalay sa Hudyo at Hintil. Ano yun? Eh, anong topic niya? Hayop, karumal-dumal. Ay ano ba nagpapahiwalay? Isaiah 65:4, kumakain ang hintil ng baboy. Ang Hudyo, hindi kumakain ng baboy. Ang mga Israelita, hindi kumakain ng baboy. Yung mga hintil, kumakain ng baboy. Oh, paano mag-iwala yan? Talaga mag-iwala yan. Bakit? Kasi yung hintil, yung Hudyo, pa nakakita ng hintil na kumakain ng baboy, aba, judgmental yung isip niyan. Bakit? Marumi yung kinakain mo eh. Para mawala yung batayan sa judgment, para matanggal yung batayan sa judgment, tatanggalin yung ano pa, ipawalang bisa yung pinagbabatayan na judgment. Oh, anong ginagawa ngayon ng ating mga kaibigan? Ibinabalik nila. Ha? Ibinabalik nila. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi ng Bible scholar Diyos na nagbabalik? Binabaliwala nila ang grasya ng Diyos. Ha? Binabaliwala nila yung grasya ng Diyos kasi pilit nilang ibinabalik eh. O, tingnan natin tong sinasabi dito nakalimutan ko kung saan ko nilagay yun. O, pag patuloy mo palang ini-insist, winawalang bisa mo yung grasya ng Diyos, tinanggal na nga ng Diyos para wala ka ng pagbatayan pa sa judgment mo, ibinabalik naman ng mga sabadista. Tapos, yung sinasabi niyang akatarton, tinutukoy sa ikalawang Korinto 6:17, walang kinalaman ng baboy dun. Ha? Walang kinalaman dun eh. Actually, siya lang yung nag-i-insist kasi sa para ka sa kanya kasi pag sinabing akatarton kasama baboy doon. Siya lang nag-i-insist nung. Pero kung titinan mo talaga, marami, napakaraming Bible scholar, gusto mo isa-isahin ko pa eh. Ang tinutukoy doon, ha? Ang tinutukoy doon talaga, size 17 ng ikalawang Korinto,
Ito, tingnan natin muna yung kay Barnes. Anong sinabi ni Barnes? Ni Albert Barnes. The sense is, have no close connection with an idolater or an unholy person. Walang kinalaman yung baboy dyan. Ba't mo isasali? Oh. So yung paggamit ng talata, ikalawang Corinthians 17, out of context, yung topic niya, abot karumal-dumal na hayop. And tinutukoy dito, tao eh. Idolater. Ano pa? Ano sinasabi ni Benson? And touch not the unclean thing. Keep at the utmost distance from every person and thing whereby you might be drawn into evil and contract guilt. Ano pa? Yun, binasa ko na ito kanina. Yung kay Jameson Fawcett Brown Bible Commentary. Touch not the unclean thing. Rather, anything unclean. Ikalawang Korinto, 7:1. Baboy ba yan? Hayop ba yan? Mikiyas 2:10, hayop ba yan? Hindi. Touching is more polluting as implying participation than seeing. Yung sinasabi niyan, Teye, re-research ko niya mamaya, pag napatunayan kung sabadista pala yun, self-serving ang ginamit niyang referensya. Pag na, yung sinasabi niyan, Teye, na Bible scholar, re-research ko yung mamaya, pag napatunayan kung ano yun, sabadista yun, gumagamit siya ng self-serving sa debating to. Ay, hindi ko pa makapag-research ngayon eh. Pero hahanapin ko yan mamaya yung Teye na sinasabi niya. Ngayon, Matthew Paul, touch not the unclean thing, for doubtless the former words are a precept concerning the means to be used in order to that as an end, it being a hard thing to touch, pitch, and not to be defiled therewith. Hindi rin hayop. Ito, mayors. Oh, akatarto, may aptestei. Just as ekelthiti, had referred auris to the separation to be accomplished from the fellowship of hidden life. So this refers in the sense of the prophetic fulfillment to the continuing present abstinence from all hidden habits. Oh, hindi pala ano, bukod tangi yung referensya niya eh. Tayer, pabor sa kanya lahat. Aba, i-research ko yan mamaya. Pag napatunayan kong sabadista yung tayer mong ginagamit ng Bible Scholar, edi huwag ka makalala, meron naman kaming programa para rebattal. Pag na-research ko na yan palang tayer na ginagamit ng Bible Scholar, eh sabadista pala, ay nako, lagot. Babanatan ko yan sa programa namin punto por punto. Sana hindi sabadista yung tayer na ginagamit mo. Kalahin mo dalawa, referred sa kanya, puro pabor. Ito yung ginagamit ko, iba. Hindi Catholic scholar to, ha? Lahat to Protestant scholar kasi pag debating, hindi ako gumagamit ng self-serving evidence. Ngayon, ano pang sinabi niya? Yung hindi daw si Jesus ang naglinis ng pagkain. Ano hindi si Jesus? Sino ba nagsabi? Sino ba nagsabi lahat ng mabasa sa Bibig ay hindi nakakahawa? Hindi ba si Kristo? Yung sinabi ni ano ni Marcos na naglinis sa salitang ito, time na? Stop. Okay. Yes, time's up, sir. Partner! Mula yata si partner, Bro Parts. Okay, maraming salamat. Oh, Bro Jandam. Oh, okay. Okay, Bro Parts. Okay, maraming salamat Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria, member ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, sa iyong 20 minutes na rebuttal. Okay, so proceed tayo sa ating cross-examination. Brother Dan, parang hindi ka pa visible. Okay. So, nandito na si Brother Dan Masin. So, magtatanong, timer, paki-set ng 10 minutes. Okay pa. Okay. So, from Seventh-day Adventist Church, Defensor Adventista ng 3A Media, Brother Dan Masin for 10 minutes cross-examination. Okay. Narinig ko doon sa sinabi mo kanina, na yung baboy ay pinapakain na. Tama ba yung narinig ko? Ano? Hindi ko na gets. Narinig ko doon sa presentation mo kanina na ang lahat ng karumal-dumal malinis na, kaya yung baboy, binanggit mo yung baboy, ay pinapakain na. Tama ba yun? O
na ano lang ako. Ang sinabi ko, yung baboy na binibenta sa palengke, hindi inaalay sa Diyos-Diyosan, kaya hindi marumi yun. Yun ang sinabi ko. Okay. So, ipinamakain na yun? Hindi nga marumi. Yes, kasi hindi marumi. Okay. Ito, next question. Sino ngayon, sino sa mga alagad na nabasa mo sa bagong tipan na kumain ng baboy? Walang letra sino? Por walang letra por letra masasabi na kumain siya ng baboy. Ang sa unang kulito Jess 30, may kinain si Pablo na sinumbatan siya. At ang picture, baboy yung kinakain eh. Pasensya ka na. Okay. Next question naman? Okay. Sabi mo, ang picture, baboy ang kinakain. Nung sinulat ba ni Apostol Pedro yung Korinto, nilagyan niya ba yan ng picture o hindi? Out of context, out of topic yung tanong. Irrelevant. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Yes. Go ahead. Siya po yung sumagot ng picture. 8 minutes and 23 seconds, objection time. Huwag niya pong sabihin na irrelevant kasi argument na yon. Pag sinabing irrelevant yung tanong ko, irrelevant din yung argument niya dahil nakabase yon sa tanong ko, sa inilatag niya. Kaya po, sasagutin niyo po. Hello. Ang inaaro ko po, Mr. Moderator, sasagutin niya yung... Moderator's time. Counter-objection. Counter-objection. Bro, sandali. Wala akong narinig for many seconds. So, simula na nag-objection si Brother Dan. Pakibalik nga, Brother Dan. Okay, ito yan po. Kasi yung sinagot ko siya, kung meron bang apostol na kumain ng baboy, sinagot niya yung picture, Mr. Moderator. Kaya tinanong ko siya, base sa sinagot niya na picture, nung isinulat ba yung Korinto, meron bang inilagay si Apostol Pedro na picture nung siya ang nagsulat? Pablo pala. Meron bang inilagay o wala? Yun po ang okay, sagot. So sandali ha. Ang tanong pala. Okay, stand by muna. Partner Japet, regarding na to sa pagsulat sa Korinto. Kung meron bang picture, about pa ba sa topic ito para sa'yo? Ay, para sa akin, partner, it is just a clarification from the previous answer of the negative. Okay. So, kaya wala pong ako nakitang mali doon. Kung ipa-follow up, yung mismong sagot na nanggaling din naman sa pinag-tap. Okay. That's my verdict. Okay, Brother Jando, it's only just a clarification. So, the same kami ng Brother Jando, katanungan yan, sa follow-up question yan nga. Follow-up question, ano yan bro? Follow-up question yan sa yung previous answer bro. Okay? To clarify the gravity of your answer kanina. Go ahead, bro, Jando. Partner? Yes, partner? I would like to remind our debaters na to avoid and refrain from laughing, whatever. Kasi para sa akin, disrespectful po yun. So, salita po nung Diyos ito pinag-uusapan natin. So, let's be professional about this. Thank you, partner. Okay. So, iwasan natin yung mag-ano muna, bro. Yung mga... Okay, pwede lang tayo mag-smile, no? Huwag lang halakap. Okay. Smile lang. Okay, so, smile lang. Okay, so... Kung go ahead tayo, proceed tayo mga kapatid. Bro, Jando, it's only just a clarification kasi clarification lang to sa kung ano ang gravity sa sagot mo kanina. Go ahead, bro, Jando. Ang sinabi ko kanina, Brad Roland Pard, si San Pablo, ayon sa unang Kulitugis 30, meron siyang kinain na sinusumbatan siya. At doon sa pinakita kong referensya, yun ang referensya ng nagpakita ng picture. Yun ay illustration kung ano talagang kinakain ni San Pablo, kaya siya sinusumbatan. Kasi sa Israelita, pag kumain ng malinis, hindi yan susumbatan. Maliban na lang kung yung kinakain niya, hindi malinis sa paningin ng iba. Okay. Next question. Okay. Kaya nga, yung tinatanong ko sa'yo, next question, yung tinatanong ko nga sa'yo, kung yung mag-picture na yun ang pinaninindigan mo, yun ba ay kasama nung isinulat ni Apostol Pablo yung 1 Corinthians? Kasama o hindi?
Nang isulat ng mga apostol ang Biblia, kapatid, wala silang drawing. Moderators, it is an illustration para maunawaan yung talata. Okay. Sandali, bro. Sandali, bro, Janjo. Bro Parnes, I would just like to remind the negative side na meron po tayong rule number 3. Okay. Na ang kategorical na tanong is ang tinang kategorical na may kasunod na paliwanag. Wala pong mag-i-stop o hihinto sa pagpapaliwanag ko ng sagot. Please address the categorical question first, then you can proceed to the explanation, sir. Proceed, sir. Okay. Bro, sandali, bro. Sandali bro, medyo maingay yung ano bro, medyo maingay yung ano natin. Ah, baka meron pang hindi na-mute. Ah, partner, pakiulit yung sinabi mo partner, hindi ko talaga, wala talaga ako narinig partner. Okay, ulitin ko partner. Kasi inaapanan ko yung ano, we have rule number 3, ang categorical na tanong sagutin ng categorical na may kasunod na paliwanag. So I'm waiting for the categorical answer first and then you the negative can proceed to his, before the negative can proceed to his next. Okay, okay. Okay, yan ang hindi ko narinig. Yes, yes, agree ako dyan. Okay bro, Jando, waiting for the categorical answer muna. Sinagot ko na, bro, Roland Parts, na hindi kasama yung drawing. Kasi yung drawing, okay. It is an... Continue, yung, kasi yung drawing, it is an illustration of the Good News Translation para maunawaan kung anong kinakain, kung bakit sinusumbatan. Okay, next question. Next. Sir, pa-mute, Sir Dan. Sir Dan, pa-mute ng mic mo. Okay, ginamit mo po yung Romans chapter 14 verse 14. Sorry, post the time first. Sir, post the time, sir. Sir Dan, pakiayos nga muna nung headset mo or ano, kasi nag-stop. Sa'yo pala yung audio, bro. Audio mo pala yan, brother Dan. Punta ko dyan, sir. Yung headset mo, sir, pahila lang tapos ibalik mo. Kasi pag umiinit yung ganyang headset, nagaganyan yan. Pahila tapos ibalik mo lang. Ayun. Okay na ba? Meron ko. Ganun pa rin, bro. Kasi, naka-charge kasi ako. Static, siguro. Naka-charge kasi ako eh. May static. May static pa rin, bro. Ilang percent na yan, sir? Yung ano mo, charge? Ibalik mo lang pag-charge kung kaya. Ibalik mo lang yung pag-charge para conclusion. Ah, sandali ah. Ah, bro, Dan, gumamit ka ng V8. Bro, Dan, gumagamit ka ng V8. Opo. Yung, yes, bro, kasi walang sound pag... Okay, yung 3mm jack mo, bro, paki-diin mo na, baka maluwag. No? Kasi minsan ganyan yan. Okay. Okay, yun. Yun ang duda ko. Meron pa okay. Yan pa? Oh, meron. Wala na? Meron pa rin, bro. Doon sa 3M, bro. Dyan sa jack mo dyan, bro. Konting diin lang. Yan, oh. Kasi nawawala pag i-diin, so... Andyan na ba? Wala, andyan pa rin? Okay. So, sige daw. Go ahead. Andyan pa rin ba? Yes. Konti na lang. Okay. Andyan ba? Sige bro. Go ahead bro. Okay na? Hello. Okay. Hello. Go ahead. Okay na? Sige na bro. Go ahead na. Sige. So ginamit mo yung Romans chapter 14 verse 14. Ang tanong ko sa'yo, ano yung pinapatungkol dyan ni Pablo na pwede nang kainin, yung mga karumal-dumal o yung mga inialay sa Diyos-Diyosan? Yung karumal-dumal, syempre yun ang sinasabi, kapag may nag-iisip na bawal ang isang pagkain, edi huwag siyang kumain. Pero pag wala naman nag-iisip na bawal ang pagkain, sabi ni San Pablo, naniniwala ako na walang pagkain na talagang marumi. Pero pag mayroong nag-isip, yun nga yung pero, sinabi ko na ngayon, nagpuso kanina eh. Pero pag mayroong nag-isip na nabawal ang isang pagkain, edi huwag siyang kumain. Doon lang sa nag-isip. Next. Okay, moderator's time. Bro Dan. Ah?
Ganito na lang bro, kapag nagsasagot na si Brother Jando, paki-mute na, paki-mute ka muna, no? Kasi para maintindihan natin yung sagot ni Jando, kasi yung static talaga ng audio mo andyan pa. Okay bro. Okay lang naman sa akin. Lang, bro. Okay lang sa akin eh. Bro, i-unmute mo lang bro kapag i-unmute mo lang kapag magtatanong ka na. Okay? Okay, ayan, okay na ba? Okay na ba 'yan? Diyan pa rin. Ayan, okay na 'yan pero kapag pag siguro pag mabitiwan mo 'yan, talagang ano 'yan, bro. Bro, ayan, okay na 'yan. Andyan pa rin bro, andyan pa rin bro. Bro Roland Parts. Bro Roland Parts, pwede mag-suggest i-try daw check i-click yung sa Zoom na mute all tapos i-uncheck yung allow participants to unmute. At ang makakapag-unmute diyan ng mga co-host lang. I-click yung mute all sa baba ng Zoom. And then i-uncheck yung allow participants to unmute. I-uncheck yon para makakapag-unmute lang yung co-host. Let's first. Okay. Okay na bro. Okay na po ba? Hello, mic test. Okay na. Sige, okay na. Diyan lang pala. Okay na. Tapos okay, request din natin kay Brother Dan, huwag iharap sa cellphone ng electric fan. Wala ng electric fan. Bawal tumawa. Wala kong electric fan. Okay, paningot na okay, ganito. Sige bro. Ganun na lang muna bro, Dan Masin, ganun lang muna pag nagsalita na si Jando, paki-unmute na lang. Paki-mute na lang sa iyo. Okay, go ahead. Naragyapon? Oh, naragyapon bro. Sa headset din ah. Karon dali ganiha wala po. Wala yes, na ganin na. Oh, ayun lang 'yan. Try ko pa charger, try ko lang tanggalon. Okay na, okay na ba? Naragyapon bro. Dali na sa hindi yan sa charger bro, sa ano mo 'yan, sa audio mo 'yan bro. Try mo ulit yung headset mo, pakitanggal kasi sa pagkakalaw mo yung headset. Sa headset din yan nagagalit sa tanggal. Pagbili ka kasi ng... headset yan bro, headset. Grounded na yung headset mo bro. Pagbili ka kalagi ng ano, ng... Pagbili ka ng gaming headset pa para... Pagkita yung sponsor. Okay, ganun na lang muna bro, para magpatuloy tayo bro. Sige bro, go ahead. Sige. Okay, next question na po. Ilang oras pa? Ilang minuto pa ba? Yung oras ko? Timer, ilang minutes? 6 minutes, 20 seconds. Okay, mahaba pa. Sabi mo doon sa Romans chapter 14, ay tinutukoy doon ay karumaldumal. Ang tanong, meron ka bang mababasa doon na tinutukoy si Pablo or meron ka mababasa doon ng mga karumaldumal na binanggit si Apostol Pablo? Yes or no? Yes bro, enter sa King James Version bro, talagang unclean nakalagay dyan. Okay, sabi mo yes, unclean. Yung unclean dyan, akatarton ba yan o koinon? Gayon sinabi ko kanina, yung koinon tsaka akatarton, iisa lang yan. So, ikaw lang ang nagsabi? Hindi, gayon. Hindi. Hindi ako ang nagsabi. Yung talagang Greek interlinear ang nagsabi, hindi ako. Okay, sabi mo Greek interlinear ang nagsabi. Pakita ko yung... Sandali, sumasag... Tinatanong pa kita. Okay, sabi mo, ang koinon at ang akatarton ay isa. Pero dyan, sa Romans chapter 14, merong akatarton dyan o wala? Yun nga, walang okay. Akatarton. Unclean yung koinon. Sinabi ko na nga kanina, yung koinon kay akatarton, isa lang yan. Kaya nga, sa English, tingnan mo sa Greek interlinear sa English, unclean. Sa Greek niya, koinon. So yung koinon o akatarton, pareho lang yang unclean. Sinabi ko kanina, ayaw mo kasi maniwala eh. Okay. Ngayon, tinatanong, sabi mo, pareho lang yan. Ano po yung kahulugan ng koinon? Ito nga, unclean. Ayan o, anong kahulugan ng koinon? Ayan, unclean.
Nakikita naman sa screen. Oh, Ekeino Koinon. Koinon, Einay, Ekeino Koinon. Ano yung Koinon? Unclean. Yung Akatarton, unclean. Pareho lang yun. Ito sa next question. Yun bang Koinon? Nasabi mo pareho lang yun. Yun ba yung malinis na narumihan o yung talagang yung marumi? Hindi malinis na narumihan. Yung malinis, marurumihan lang yun kapag inalay sa jus-jusan. Pero pag hindi inalay, hindi magiging marumi yun. Sabi mo, inalay, sa jus-jusan. Ngayon ang tanong, ano ang tawag nun? Pag naging, yung malinis na naging marumi, ano ang tawag nun? Koinon o akatarton? Akatarton. Okay. Sabi mo, akatarton, meron ka bang mapakita sa akin na version sa Biblia, sa Greek, na yung malinis na naging marumi, tinawag na akatarton? Sa Greek, bro, kapag sinabi akatarton, marumi yan. Weather, spirit, tao, hayop. Pag okay, yung objection, go ahead. Objection. Okay. Pinatanong ko po objection? Kung may pakita sa Greek na yung malinis na naging marumi ay tinawag na akatarton. Meron o wala? Okay, bro, meron categorical brother Jando? Kung meron ba o wala na Greek? Anong klaseng Greek yun, brother Danny? Brother Dan? Kung gusto niya na Koine Greek o gusto niya na classical Greek, okay lang. Basta Greek. Okay, so, okay. Yung consideration sa'yo pa rin, bro? Go ahead, bro Jando. Yung ginamit ko po doon sa akatarton po yun. Akatarton. Kasi sa Greek word, yung akatarton, ibig sabihin nun, unclean. Kay espiritu ba yan? Kay hayop? Kay tao? Kapag unclean, akatarton yan sa Greek. Sa Bisaya, hugaw. Sa Tagalog, marumi. Sa Greek, akatarton. Akatarton, translation yan. Nang unclean. Sa English, unclean. Sa Tagalog, marumi. Sa Bisaya, hugaw. Sa Greek, akatarton. Translation yan. Okay, next question. Okay. Naniniwala ka ba na ang kahulugan ng koinon ay to make unclean? Naniniwala ka nun o hindi? Hindi ako naniniwala. Ay, hindi ka mapapuli. Kung meron akong mababasang ebidensya na ang meaning ng koinon ay to make unclean, tatanggapin mo, mali ka? O sige, basahin mo. Pag may nabasa ka. O, ito. Basahin. Ito. Ay, naku, wag nyo sa cellphone. Yung ebidensya talaga na Greek dictionary. Wala po akong sinabi na ikaw ang mamili ng ebidensya. Ako po. Objection, moderator. Ngayon, ito po yung ebidensya. Okay, objection. Objection. Nag-side comment ang ating katunggali. Okay, objection. Okay, bro, objection, bro. Ako pala mag-object, counter-objection. Mr. Moderator. Okay, sandali bro. Bro Dan. Bro Jando, ano yung objection natin? Objection ko po sa kanya, nag-side comment siya. Nagtanong siya, sumagot ako. O ngayon, tama na yun. Nag-side comment siya, doon ako nag-object. Okay. Counter-objection, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Ako po yung nagtanong sa kanya. Ang tanong ko po, mayroon akong may pakitang ebidensya. Wala po akong binanggit kung ano nga na ito lang yung sabihin ko, ito lang yung ebidensya ko. Kaya ang sinabi, ang tinanggap niya po na sabi ko, natatanggapin niyang mali siya kung may ipakita ako na ebidensya. Yun po yung challenge okay. Ko ngayon, naghanap siya. O hindi niya po, hello po, hello. Yes. Hello bro, sige bro. Patiyon ko? Okay, bati ka bro. Di na ako madungog sa akong headset na naman. Nagbuba na akong headset. Tanggalin mo na lang yung headset, bro. Mag-speaker ka na lang dyan. Mag-tawag nito. Okay na bro. Okay, ito yung objection. Okay. Ito yung objection. Kasi ang tinanggap niya po, yung ipakita kong ebidensya. Wala po akong sinabi na ito yung ebidensya ko, kaya huwag siyang maghanap. Itinanggap niya po, be. Ito po yung
yung definition po, yung definition na ipinakita ni Tier. Sabi niya, i-resign ko si Tier kasi ibigay ko rin mamaya kung sino yan si Tier. Ang sabi dito, to make common, to make unclean. Yun po ang nakasulat. Nakasulat. So, nabasa ko na po. At sabi niya, pag nabasa ko, tatanggapin niya. Next question po. Ito po, next question. Start. Kung mabasa ko dyan sa Romans chapter 14, okay, verse 14. Dyan. Na pa, wala pa. Sandali. Bro, time na bro. Wala pa. 1 minute 47. Okay. Wala pa pala. Sige bro. Kasi. Proceed. Okay. Ito yung tanong. Doon sa Revelation chapter 18. Ang sinabi ba doon sa Revelation chapter 18 2? Yun lang ba ang nakita ba ni Juan na sa vision doon? Yun lang ba ang mga masamang espiritu o kasama yung mga maruruming hayop doon? Yung hindi kasama yon yung maruruming hayop. Yung maruruming hayop, yun ay ginagamit na symbolical doon sa sinasabing demonyo. Next. Okay, next question. Kung mabasa kasama doon, tatanggapin mo ulit. Nagkakamali talaga. Kapag pag sinabi mo kasama doon, edi hindi na vision yon. Ganun lang kasimple yun. Mr. Moderator, yes. Mr. Moderator, sinagot yung tanong ko. Kasi yung tanong ko, may kategorikal. Pag mabasa kong kasama doon sa vision na nakita, yung mga unclean na hayop, tatanggapin ba niya na nagkakali ulit siya? Yes or no? No. Okay, bro. Okay, go ahead. Continue. Hindi ko tatanggapin kasi yon ay vision na ang ibig sabihin, demonyo. Ginamit ko, okay. Pero sige lang. Okay po. So, hindi mo ba tatanggapin dahil may mabasa ako? O hindi mo tatanggapin dahil wala akong mabasa? Hindi ko tatanggapin, bro, dahil majority of the Bible scars, ikaw, isa lang sa ginagamit mo, Thayer lang. Dagdagan mo. Ako, napakarami Bible scars. Okay. Sumasagot ako, moderator. May objection? Hindi ko narinig yung kategorya. Moderator's time. Okay. Sige po. Okay, so kami rin, bro, no, nahihirapan, kasi dinidiin ko na talaga yung bro. Kasi yung static talaga yung may naghanap siya ng categorical, brother Jando? Hindi ko nga tatanggapin. Kasi kapag tinanggap ko, parang inaamin ko na rin na hindi yan vision. Yung ginagamit niyang Bible scholar, isa lang, Thayer. Ako, 3 to 4 to 5 Bible scholars ang ginagamit ko. At sa mga Bible scholars na yan, na 5 Bible scholars in majority, hindi tumutukoy dyan na merong literal. Siya isa lang Thayer. Kaya nga duda ako dyan sa Thayer niya Isa lang ginagamit. Ako napakarami. Merong Albert Barnes. Meron akong John Gill. Meron akong nakalimutan ko sino yung Joseph Excel. Meron akong Henry Donald. Ang daming ginagamit kong Bible scholar. Siya isa lang Kumbaga, parang one-sided lang. Dagdagan niya para to prove na yan nga ang ibig sabihin. Okay, so may oras pa? Brother timer? 6 seconds. Okay, so 6 seconds? 6 seconds na lang ba? Wave ko na lang yun. Okay. Okay. Okay, so maraming salamat, brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria sa iyong mga mainit na sagot galing sa mga mainit na katanungan ni brother Dan Maasin ng Seventh-day Adventist Church. Okay, so nasa last part na tayo, mga kapatid. Dito na tayo sa ating conclusion, no, or final stand.
Sandali ha, ilang minutes ba to? So yung timer natin, yung conclusion natin is 7 minutes. Okay, so unang magbibigay ng kanyang final stand or conclusion ng ating bago lang natapos na sumasagot sa katanungan from Team Maria, member ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church, Defensor Katoliko, Brother Jando Alabado. Okay, maraming salamat po sa pagkakataon. Actually, kanina ko pa talaga nag-iba yung topic niya eh. Sabi niya, mayroon daw ano yung marumi daw sa Old Testament hanggang sa New Testament marumi pa rin. Kumbaga, walang paglilinis na nangyari kasi yung dating marumi hanggang ngayon marumi rin. Yun ang topic niya eh. Di parang walang lumitaw na paglilinis kasi nanatili. Yun ang topic niya. Ang karumaldumal na hayop sa lumang tipan ay nananatiling karumaldumal sa bagong tipan. Eh yung ginamit ko kanina, magiging karumaldumal lang pala yung hayop kapag inialay sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, giba yung topic niya kasi hindi pala nanatili, ginawa lang na marumi. May nagsagawa ng ritual para maging marumi ang hindi na marumi. Yon. Kaya kahit na anong hayop pa yan, kay baboy, kay pusit, kay ano pang anong hayop yan, basta ibinibenta sa palengke, siguraduhin nyo. Yan ba inialay sa Diyos-Diyosan? Wow. Ingat lang, baka masapak tayo ng tendero. Kasi yung mga nandyan, negosyo lang yan. Sabi sa Biblia, walang marumi. Ha? Walang marumi. Pero pag merong nag-iisip na yan ay bawal kainin, edi huwag mong kainin. Pero kaming naniniwala na yan ay pwede namin kainin, mapalad kami kung kumakain kami na walang pagdadalawang isip. Kasi pag nagdalawang isip kami, dahil sa sinabi ng SDA, pero kinain pa rin namin, doon kami magkakasala. Ha? Ano kami magkakasala? Ibig sabihin, wala na talagang marumi, nilinis na nga eh. Kaya marurumihan kasi nalinis na. Napaliwanag mo ng Tagalog grammar yun eh. Kaya nga, kapag yung bentang karne doon sa palengke, hindi inialay sa Diyos-Diyosan, aba, hindi yan magiging marumi. Pero, kung sadya mong inialay, kahit manok pa yan, ha? Kasi yung mga nagpapadugo, padugo ka, tapos yung kinatay yung manok, kakainin nyo, alay sa Diyos-Diyosan yun. Yun ang bawal kainin. Pero hindi naman inialay sa Diyos-Diyosan, wala naman bawal dun. So yung kanyang paksa na nananatili, giba na. Kaya nga marurumi yan. Sabi, pumalakpak siya kanina. Ay, salamat. Meron pa palang marumi. Ay, nakalimutan yung topic niya. Ang topic niya, nananatili. Kung nakakaunawa siya, nakatagang nananatili. Nananatili, hindi dumaan sa paglilinis. Kung marumi siya dati, kung nananatili siya marumi hanggang ngayon, ibig sabihin, walang paglilinis. Meron palang paglilinis eh. Kasi kapag hindi tinanggal ng Panginoon ang bisa ng kautusang yan, walang pagkakaisa sa Hudyo at hintil. Walang pagkakaisa. Bakit? Yung hintil, di naman inutusan yung hintil na kumain, huwag kang kumain ng baboy eh. Ang inutusan yung mga Israelita, yung hintil talaga, kumakain ng baboy. Sabi niya, kapag Diyos ang nagdeklara, huwag nating tutulan. Ano sinabi ng Diyos? Huwag mong isiping karumaldumal ang nilinis na ng Diyos. Ngayon sabi nila, tao yan, tao. Hindi yan hayop. Bakit merong, sa Efesos 5:5, akatarton, tinutukoy tao. Ang tao pala nilinis na. Yan. So, isa pa, yung talagang paksa niya, nananatili, wala na. Kasi may, tinatanggap niya kanina, na tinatanggap mo ba na yung pagkain kapag yung hayop kapag inialay sa Diyos-Diyosan ay marurumihan? Tinatanggap niya. Doon palang giba na eh. Anong topic niya? Nananatili.
doon sa linyang yun, doon ako kumakapit. Kaya nga ako natatawa kanina eh. Pasensya na po. Excited lang talaga ako. Kaya ako napapangiti. Tapos sabi niya, meron bang apostol na kumain ng karneng baboy? Eh nagpakita ako ng ebidensya, si San Pablo may kinakain, nagreklamo yung nanonood. Ano kayang kinain ni San Pablo? Eh wala tayong idea kung ano 'yon. Kaya yung mga Bible scholar ng Good News Translation, nilagyan ng illustration para maunawaan natin kung ano yung kinakain ni San Pablo. Bakit siya sinusumbat ng nanonood? Sabi niya, kasali ba yung drawing sa pagsulat ni San Pablo? Anong uring tanong 'yan? Kaya nga din drawingan, dinigyan ng illustration para maunawaan kung ano yung kinakain ni San Pablo, bakit nagreklamo yung nanonood sa Israelita? Ha? Pag kumakain ka ng hindi ka rumaldumal o marumi, pag kumain ka ng hindi ka rumaldumal o hindi marumi, walang magre-reklamo, walang magre-react. Pasinin nyo, Seventh-day Adventist, kumain kayo ng fried chicken. Tingnan nyo, pag nakita ng pastor nyo kung magre-reklamo ba. Hindi. Kumain kayo ng litson. Pag nakita ng pastor niyan, magre-reklamo yan. Bakit? Kasi yung kinakain mo, masama sa paningin niya. Kaya si San Pablo, mayroong kinain. Unang Corinto, Jess 30. Mayroong kinain si Apostol Pablo na nagreklamo yung nanonood. Kaya nga sabi ni San Pablo, ba't ako susumbatan sa pagkain kinakain ko? Gayong pinasalamatan ko natin ito sa Diyos. Ano sinabi sa 1 Timoteo 4:4-5? Ang panalangin ay nagpapalinis nito. Ayun, kaya mga Kristiyano, pag kumain, bago kumain, magdasal muna. So yung kanyang topic, nananatili, giba na. Kasi tinatanggap niya na marurumihan lang pag inialay sa Diyos-Diyosan. Maraming salamat po! Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Jando Alabado, ng Catholic Faith Defender, sa iyong final stand. Okay, proceed tayo. Kahit medyo static yung audio ni Brother Dan, so tuloy pa rin yung final stand. So, pakinggan natin within 7 minutes. Digit mayo. Tanggalan lang headset mo, bro. Ano mo na lang, bro? Speaker mo na lang, speakerphone na lang, bro. Hello. Ayun, wala na. Huwag mo lang ibalik. Ayun, nawala na. Hello. Okay. Ayun. Yan. Okay na yan. Ah. Okay na yan, bro. Okay, so total, ano naman to? Final stand na naman. Okay? So, another 7 minutes sa ating affirmative sa kanyang final stand from Seventh-day Adventist Church, isang defensor Adventista. At siya, ang Biblia ang pasultihon. Brother Sin. Okay po, ma-start na po ba ako? Yes, go ahead. Okay, mga kapatid at mga kaibigan, ipinapalabas ng aking kausap doon sa kanyang konklusyon na wala na daw yung paksa ko. Pero mga kapatid, kung tayo'y nakakaintindi sa mga inilalatag niya, sa mga inilalatag ko, sa mga sagot niya, ay talagang siya mismo ang nag-agree. Nagpahin mga kapatid, pakisabi lang po, minutes lang. Nag-agree mga kapatid, nananatili pa, sabi niya, pag nananatili, hindi daw nilinis. Tama po. Wala po talaga kang mababasa, literally, na nilinis yung mga karumaldumal. Wala kang mababasang ganun. Kung ang pagbabatayan niya yung Acts chapter 10. At ito ha, ito yung katotohanan doon. Hindi na research or hindi talaga nauunawaan ni Jando Alabado kung ano yung, hindi niya napag-aralan ito, kung ano yung koinon at kung ano yung akatarton. Dahil para sa kanya, pariho lang yun. Oh my grabe, pwede itong gumawa ng kasasarili niyang aklat. Pariho lang daw yun mga kapatid. Kaya nga binanggit koinon at akatarton dahil magkaiba yun. Ngayon, nag-agree daw ako nang sabi niya, ang magiging marumi lang 'yon kapag inialay sa Diyos-Diyosan. Tama po. Bakit ano yung inialay sa Diyos-Diyosan? Basahin niyo po Acts chapter 14 verse 13. Mga malilinis po.
Hindi po, baboy, hindi po mga karumal-dumal ang inialay sa Diyos Diyosan. Kaya nagiging marumi yon kung inialay sa Diyos Diyosan dahil malinis yon. Pero yung mga karumal-dumal, na natili talagang karumal-dumal, wala sinabing nalinis na yun at nung inalay magiging marumi, ipinipilit niya lang ikinakapit na malinis. Wala po literally na mababasa sa Biblia na ganun. Ngayon, i-research niya si 3 years. O, ikaw na mag-research kasi 7 minutes lang ito. O, 7 minutes na lang ito. I-research mo. Ha? Sabihan mo ako kung Adventista yun, ha? So, yan, ngayon, ang sabi niya, na yun daw sa mga talatang sinabi ko, mga kapatid at mga kaibigan, ay wala daw baboy, walang akatarton doon. Yung akatarton na doon, walang baboy. Eh kung pansinin nyo rin mga kapatid, mga kaibigan, yun pong mga talatang pinagbabasa niya, ni akatarton, wala na eh. Wala, out of topic talaga ang itinapalabas niya. Yung makakain, wala mga kapatid. Wala tayong mababasang ganun. Ibig sabihin lang, kung si Jando Alabado magbasa ng talata, abay kinukonsider niya yung context, kinukonsider niya yung mga terminology, pero yung mga talatang pinagbabasa niya, wala ka rin mababasa na nilinis, literally ha? No, nilinis mga kapatid, patungkol sa mga pagkain, patungkol po sa mga tawag nito, at ang akatarton daw, ay sa 6:17 ng 2 Corinthians, hindi kasama doon yung hayop, unclean thing niya eh, yung nakasulat doon, unclean thing. Yun din ang sabi sa Deuteronomy chapter 14, unclean thing. So kay kasama doon mga kapatid, ayaw niya lang isama kasi paborito niya eh, yung baboy. Ngayon, napunta siya sa baboy. Yung mga talata, wala doong mga nilinis na mga karumal-dumal. Binababoy niya lang niya yung talata mga kapatid. Walang mga baboy doon. No, ngayon, eh, tinanong ko siya sa Revelation chapter 18, kung kasama ba daw yun. Kasi sabi niya, yun daw yung marumi doon, ang tinutukoy daw doon, yung mga evil spirit. Totoo ba yun? Yun ba talaga? O ito basahin natin mga kapatid. Ito ang babasahin natin. O anong sabi dito? O, sa New Century Version mga kapatid. Anong sabi dito? Sana yun. Ito. He shouted in a powerful voice. Ruin is the great city of Babylon. She has become a home. Nagiging bahay ito ng ano? Tahanan ito ng mga ano? Una, for demons. O, binanggit yung demons. For a prison of every evil spirit. O, binanggit yung evil spirit. Ito, ikatatlo. A prison for every unclean bird and unclean beast. Kasamang binanggit, hindi yung mga karumal-dumal na mga hayop doon, tinutukoy na yung demonyo, kasama doon sa mga demonyo na tinutukoy doon sa Revelation. Nagpakita siya ng ebidensya, mga Bible scholar, yung mga Bible scholar din ang kanyang ginagamit, ang aral na pinaniniwalaan tungkol din sa mga pagkain na kasama niya. Sabi niya, non-Catholic daw yun, pero pareho sila ng paniniwala. Mga kapatid, 2 minutes na lang. Maliwanag yung sinabi ni Apostol Judas, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Judas, Jude chapter 1 verse 3 to 4, sabi ni Apostol Judas yan, you must do everything that you can to keep God's true message safe. God has given this message to his people, to his special people, and his message will never change. Ngayon, yung mga nag-change, alagad ba to ng Diyos? Verse 4 mga kapatid, they are not servants of God. They are trying to change God's true message. Ang message ng Diyos, ang karumal-dumal na mga hayop, andyan pa rin, nababasa natin kahit sa Revelation, kahit sa paghuhukom. Andiyan pa rin. Yung nag-change. Anong sabi ni Apostol ni Judas? They are not servants of God. Kaya bantay mo tayo sa mga nagpipilit ng kanilang mga aral, mga kapatid. Anong sabi pa dito? God will certainly punish those bad people. A long time ago, the Bible already said that God would punish people like them. Anong punish? Isaiah chapter 66, 15 to 17. Parurusahan sila ng Panginoon.
isasama silang mamamatay, silang kumakain ng baboy, mga karumaldumal at mga kasuklam-suklam. Mag-ingat po tayo sa mga ganyang aral dahil they are not the servant of God. Yun po ang aral, mga kapatid, na nagbabago ng aral ng salita ng Diyos. Wala po siyang nadibang sa aking mga inilatag. Yung kaniyang mga inilatag, mga kapatid, ay ipinipilit niya lang na gusto niyang nadibang daw, pero nanatili pa rin na mayroong mga karumaldumal na mga hayop sa bagong tipan na basa natin at napatunayan. Yun po ang katotohanan. God bless and magandang gabi sa ating lahat. Okay, maraming salamat, Brother Dan Maasin ng Seventh-day Adventist Church, isang defensor Adventista at member ng 3A Media.